Yun nga, magbibinta nga tayo ng Madrid de Aguayon kasi hindi natin napadala nung panahon ng eleksyon. Hindi natin napadala nung November 1, November 2. Ihanda lang natin yung order ng ka-province life natin na Madrid de Aguang, puputulin natin, malaking sanga. Yan, kung nakikita nyo naman ay malaking-malaking puno na, malaki na yung sanga niya. Pinutol na natin para ibinta sa ka-province life natin. Yun, i-prepare ko lang itong mga order, mga ka-province life. Ito po yata yung ito po yung bulaklak ng Madrid de Agua. Namumulaklak po siya at kung may buto ito, pwede rin siyang itanim na buto. Pero namumulaklak yung Madrid de Agua pag lumalaki na talaga sila, yung sobrang talagang matangkad na, parang puno na. Parang ganito na sila kalalaki, oh. Kaya ito mga ka-province life, dahil sa dulo na ito, dito makikita natin na napakarami yung bulaklak. Yan. Kaso naputol na natin siya. Yan, sobrang dumi yung natin. Yan, sa mga nagtatanong kasi na ka-province life natin kung namumulaklak ba daw yung Madrid de Agua or namumunga. Opo, mga ka-province life, namumunga siya, lalong-lalo na ulitin ko pag sobrang malalaki na sila, parang puno. Yan, kulay pula. Dito, ganito na kasi sa kalaki. Talagang punong na punong-puno na talaga siya. Ito sa dulo, dito nyo makikita yung napakarami niyang bunga. Yan, ang lusog. Kasi nga, wala tayong pinagpapakainan. Yan na po yung nangyari sa ating mga Madrid de Agua, ang lalaki na. Ngayon lang tayo ulit nakabinta kasi eleksyon nga. Hindi tayo nakapagpadala kasi busy tayo. Tapos, November 1, 2, walang padala. Ngayong November 3 tayo magpapadala. Yan, ito yung order ng ka-province life natin. Marami to. Magkakat pa tayo, kulang pa to. Yan, sa mga gusto pang umorder, chat lang po sa Facebook natin. Anwar Gambit, marami pa po tayong available. Sobra nga itong naputol ko. Nagputol ako ng isang puno, napakaraming sobra. Pero itatanim na lang natin yung iba kasi preparation. Kailangan nating magdagdag ng mga tanim natin dahil na rin sa orders. Namunga yung namunga yung mga mulberry. Maganda. Yung mulberry natin namumunga talaga. Nandun sa pinakataas-taas yung bunga niya. Kaya magtatanim ulit ako ng mulberry. Kasi yung napaganda yung mga bunga ng mulberry natin na sa taas. Basta magtatanim ulit tayo para mas sobrang puno na kasi sobrang taas na. Hindi ko na rin maabot. Sobrang taas na yung mulberry natin. Ipapakita ko sa inyo yung bunga niya. Yan, kaso hindi malinaw yan kung nakita nyo yan. Yan na po yung mga bunga ng ating mulberry. Yan. Hindi lang masyadong malinaw. Yan, medyo malayo. Yan, kaya magtatanim ulit ako ng mulberry. Hiningi ko sa kakilala ko. Maganda yung mga mulberry niya. Maliliit na mumunga ito. Sobrang laki na. Hindi ko na maabot. Kaya, yun, magtatanim tayo ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung itatanim natin na mulberry ngayon at iba pang mga Madrid de Agua natin. Ito yung mga mulberry na itatanim natin. Pinutol ko lang to sa sanga ng mga nakita ko mulberry dito sa amin. Napakaganda ng bunga niya, marami. Ito yung itatanim ko na Madrid de Agua dito sa Paso. Yan, napakataba ng lupa. Compost. Pinutol ko lang stick, tapos binabad ko lang sa kasi wala pa akong oras itanim, binabad ko lang muna sa tubig, ganyan kalalim na tubig. Kung nakita nyo, yan lang yung basa niya. 5 araw ko yata ito nababad, or 1 linggo bago itanim. Yan, lumabas na yung mga dahon. Yun, itatanim lang natin mga ka-province life. Ito na nga pala yung mga itinanim natin, nilagay lang natin dito sa kulungan ng ating baboy. 5 Madrid de Agua lang muna, tapos 7 mulberry. Itong mulberry nga pala ay hiningi ko to sa kakilala ko, maliliit pa lang yung mulberry niya, napakaraming bunga. Ito kasi sa akin, hindi ko siya na pruning. Kaya lumaki siya, tumangkad na bunga. Mas maganda talaga yung i-pruning mo. Yung puputol-putulan para hindi lumaki.
At yun yung dahilan upang mamunga siya. Napakaraming bunga nitong tinanim ko na ano, variety ng ano, mulberry. Yan. Didiligan lang natin, mga ka-province life. Didiligan na natin kasi sobrang tuyong-tuyo yung lupa na ginamit natin. Yan. Yan, tatlong araw lang yung madridiagwa. Mag-uugat na yan, mga isang linggo ganyan. Pero yung dahon niya na lalabas, medyo matagal. Pero yung sa ilalim niyan kasi mga province life, mag-uugat na, kumbaga buhay na. Yung dahon lang, lalabas siya ng mga dalawang linggo, tatlong linggo, ganun. Pero yung ugat niya yan, isang linggo lang yan, okay na yung ugat niya sa ilalim. Kaya buhay na, itong mulberry natin, okay na yan kasi nababad natin. Yan, magtatanim tayo, mag-preparation sa ibibinta natin at kung sakaling makakapag-aalaga naman tayo ulit ng mga baboy. Yun nga, maraming salamat mga ka-province life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga ka-province life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-province life.